Hi guys! Welcome back to our channel! So, for today's vlog, ano bang pakulong mo, love? Ngayon? Well, dahil kulot ako ngayon. Oo nga, bagay hair mo ngayon na magpakulot ka. Kulot ako ngayon. Recently kasi, nakita ko na maraming gumagawa nito sa YouTube. Yung sinitirao nilang 3 ingredient chocolate cake. So, dahil sa lockdown, parang very minimal lang yung mga supplies na meron ka sa bahay. So, gamit tong tatlong ingredients na to, makagawa ka na ng cake. So, gusto kong itry. Kasi since ako mahilig talaga ako sa cake, particularly chocolate cake, so why not try? Eh, 3 ingredients lang naman. And luckily, meron kami ng tatlong ingredients na yun. Siyempre, binili mo na yan nung nakaraan pa. Ingay, kumakang bukuhin. Paano ba yung 3 ingredients na yun? So, sabi nila, Oreo biscuits. Biscuit, babe. Biscuit, yan. Any kind of biscuits pwede naman. Not particularly na Oreo. So, kung ano yung meron kayo sa bahay, pwede nyo gamitin. And then, syempre, milk. Actually, evaporated milk pwede din. Pero ako, i-prefer. Ito, ay, hindi. Meron din ako iba. Pero parang mas gusto ko to kasi lesser yung sugar. Oo, low fat kasi yan yung binibili natin. Kasi for sure, matamis na yung Oreo, diba? So, i-lessen natin yung sugar. And, dapat. Kailangan natin ng baking soda. One teaspoon. So, madali lang. Ang unang-unang procedure dapat is i-grind mo siya or dudurugin mo yung Oreo biscuit. So, gano'ng marami naman? 20 pieces. Okay, so, now you have to assist me. Kailangan mo na siyang break. Okay. Break mo siya into small bits. Kasi, wala ka rin blender na matino. So, wala rin kaming grinder. So, ito lang yung gagamitin namin. Sana mag-work. Okay naman yan. Mag-work siya. Medyo matagal lang. Just to make sure, i-ano na lang natin into pieces. Break into pieces. Pero kung wala naman kayong mga ganitong equipments, pwede nyo naman siyang durugin by hand. Yun nga, medyo matagal. Yung gano'n, di ba? Linis na yung kamay mo? Oo. Gano'n mo. See up with your hands. Ay, hugas ako. Ikaw yung bahalang mag-grind. So, yung sopra, sabi, syempre. So, ito na po yung itsura niya. Ganyan na siya kaliliit. So, pwede na natin siyang grind. I-blend. I-blender. So, ito yung aming mahiwaga blender. Sana gumana siya. Okay na yan. So, I think pwede na to. Sige nga. So, ito na guys. So, nag-grind na natin. So, ayan na. Nag-grind na lahat ng Oreo biscuit. Okay, next. Anong next nating step? Next step, i-add na natin yung milk. So, 1 cup of milk. Yung nagawa mo dyan. Satisfying ba? Sana mag-work yung milk namin. Bakit? Eh, kasi nga ano siya eh. Baka ba naman? Low fat. Lalagay ko na ha. So, ano mo? Dami ah. Sige. So, sinong magbabate? Ikaw, syempre. Then, mix lang. Nga pala guys, mali ako. Baking powder pala, hindi pala baking soda. So, lalagay na natin siya. Ilang ano? Halong madami. Teaspoon. Halong mga. So, kailangan na natin ng tulong ng Manong Music. Dahil namumuo po yung mga baking powder niya. Sorry! May ganito pala eh. Mas madali pala ako eh. Gusto ko na itong kainin. Nahilig ka sa Oreo, diba? Sana yun siya mag-sale. So guys, share ko lang pala. Naudlot yung panonood ko nung isang K-drama na gustong-gusto ko. Gustong-gusto World ka. Of Married Couple niya. Or World of Married Life. Sobrang ganda niya. Episode 2 pa lang ako. Pero hook na hook na. Parang sobrang ganda. Oo, okay, hindi ko yan, na yung love so. Sobrang boring. Pwede na siguro to? Pwede na yan. So, tapos ko na siyang i-whisk. So, hindi ko pala nabanggit kanina guys. Itong gagawin namin is no-bake chocolate cake. Kasi hindi naman lahat may oven. So, yung nakita kong recipe, lulutuin siya. Pwede siyang steam sa stovetop. And pwede rin through microwave. So, yun yung gagamit namin. Siyempre, microwave. Ito pa na yung gagamitin namin ano container. Baking dish. Just make sure na microwaveable yung gagamitin nyo. Kasi baka magkaroon ng disgrasya. So, bago mo siya ilagay, kailangan nyo muna siyang i-brush na oil. Para hindi siya dumigat and mas madali nyo siyang matanggal pag haluto na. Cooking oil lang yung ginamit ko, pero I think pwede din yung butter. And basta kung ano yung meron kayo na oil. Pwede yung baby oil. Oil naman. Sabi mo kung ano yun lang, eh yun lang meron sila. Ayan.
So, ganyan na siya. Actually, dapat meron kang ano eh, ilalagay na baking paper or wax paper para mas hindi siya dumikit. Kaso lang, wala kami noon. So, kung ano yung meron tayo, guys, ha, yun lang gagawin. Kasi lockdown nga, di ba? Hintay mga kalabas para mo. So, kung ano yung meron. So, ito na siya. Huwag mo pupunuin, ha? Like, ano lang, sasabihan. So, ibubuhos lang, ha? May mga buo-buo pa siya, pero... Oo nga, kaya much better talaga kung meron kayong i-blender nyo siya. Doon nyo siya imimix. Okay. So, isasama pa rin namin kayo hanggang kung sino sinandun yung microwave namin. Ito na siya. So, tara na. I-microwave na natin. Sabi daw? High heat. Okay. High. And then? So, yan na. Sabi dun sa instruction, 5 minutes. Mm-hmm. Siyang i-microwave. Pero try muna natin yung 3 minutes. Kasi depende yun sa power ng microwave. Okay. So, 5 minutes. Ay, 3 minutes muna, ha? Lapit na. Okay guys, ito na siya. After 8 or 9 minutes, I think. Nandito na siya. For now, set aside lang muna namin siya kasi kailangan mag-cool down muna siya bago natin siya i-unmold. Yes! And lalagyan natin siya ng frosting later. Wow, frosting. Frosting. Later. So we're back. So, yun na, malamig na yung cake. So, transfer namin siya dito sa plate. Tapos, yun na! Yeah. Ay, magpang gelatin. See? Wow. Nakita niyo ba yun? Oh, ang bilis niya, no? Ayan siya. Ganyan yung texture niya. Oo, ang ganda, no? Looks yummy. So, kahit wala siyang baking paper, pwedeng-pwede. Basta glass, no? Mas, so, parang mas okay. Kasi maraming lagyan natin siya ng oil kanina, diba? And siya nag-stick. Ang lalagay kong frosting ay natawa! Sobrang tamis kasi nito. Kasi yun meron dito eh. So, paano? Ganun lang? Ito na agad. Wala pa tayong gilid. Generously cooked. Ay, char! Pati kung kaya mo lagyan sa gilid, lagyan mo na. So, ito na ang finished product natin. So guys, ito na yung finished product. Parang masarap siya, pero sobrang tamis. Hindi mo pa nga natitikman eh. I'm sure. Ingredient chocolate cake. Sana try nyo din! Success! So, try natin. So, titikman na namin. Sana talagang success pati sa lasa. Wow! Grabe, sobrang moist parang niya. Parang cake na cake talaga. Mm, ang moist niya talaga. Nakita ko yung itsura niya. Very moist. Yung loob niya. Yan o. Medyo perfect. Yung pagkakagawa. Yeah. Zoom natin. Tikman na natin! Malalaglag pa yan. Kagat! Ah! Ako! Ang Oreo! Pwede na! Ang sarap! Chocolate cake talaga, no? Ang galing! So, siguro kung hindi mo nilagyan ng Nutella, mas malalasahan ng bongga yung Oreo. Mm-hmm. Pero, kahit may Nutella siya, hindi siya ganun katamis. So, good thing na ano. Actually, yung sa recipe, yung pinagayahan ko, naglagay pa siya ng powdered sugar. Oh, pero ako, dahil nga naisip ko na Nutella na ilalagay ko. So, matamis na ako masyado. Kaya nga hindi na nga ako naglagay ng powdered sugar. Hindi niya masyado na gustuhan. Ayaw niya akong bigyan. So guys, try nyo dito. Sarap! Microwave lang, tapos 3 ingredients lang, makakaroon na ng cake. Wow! So yun! Ito, yan na yung ating vlog for today. Quarantine cake. So we suggest na try nyo with 3 ingredients only guys. Siguro naman, meron kayong mga nakatago dyan na biscuit. Kasi any kind of biscuit, lalo na sinabi ko kanina, pwede nyo gamitin. Basta, yung 3 main ingredients, meron kayo, makagawa na kayo nitong cake na to. Diba? Lalo na ngayon, lockdown, quarantine. Diba? Hindi naman lahat ng store is open. So, kung kailangan nyo ng cake, there's an occasion or something, pwede nyo na lang gawin to, diba? Very actually, easy. Para kay Anja na talaga to. Happy birthday, bebe! Para sa kita lang yung cake na to. Tomorrow. So, kaya hindi natin ito gagawin, ha? Kasi bukas sa kanya tayo. Dapat sabi mo kay tita, gawa sila nito. 3. Madali lang. Microwave naman kayo sabay, di ba? Yun lang, guys. So, yun na. Tapos na yung video natin ngayon. So,
See you ulit sa susunod na natin sana na video. Sana nag-enjoy kayo, guys. Yes. Try nyo din tong cake na to. Yes. Very so, easy lang siyang gawin. Okay, guys. Hanggang sa susunod na video. Bye. God bless us. Bye. Stay safe. Walang lalabas.